Problema ko po sa kanila. Tsaka yung pagbubuhay namin. Halos yung parang hindi kami kakain na. Sabi ko, hindi ako kakain na makakul kung wala akong pipitain. Isang magulang ang patuloy na umaharap sa isang pagsubok. Dalawang anak niya kasi ang nagkaroon ng problema sa pag-iisip. Dito sila nakatira sa bahay na ito. Tanging munting tindahan lang ang sumasalba sa kanilang pagkain sa araw-araw. Ngunit ganun pa man, sobra na daw ang kanilang hirap na pinagdaraanan. Dahil sa sakit ng kanyang dalawang anak. Kung minsan pangaraw ay nagbabasag ng kung ano-anong mga bagay ang lalaking anak niya na may problema sa pag-iisip. Isang dahilan kung bakit halos walang kagamitan ang kanilang tahanan. Narito po ang kwento ng isang inang humaharap sa matinding hamon ng buhay. Yeah, mga kababayan, good afternoon ano, at andito po tayo sa San Francisco, Baaw, Camarines Sur. At nabibisitahin po tayo dito na dalawa pong magkapatid na nagkaroon po ng diferensya sa pag-iisip. At andito po yung kababayan natin na nilapit po sa programa ng Veg TV, yung kalagayan ng magkapatid dahil talaga nahihirapan na rin yung magulang at siya lang ang bumubuhay, ano, nag-aalaga sa dalawang ito na nagkaroon ng problema sa pag-iisip. Tanungin lang natin si ate kung bakit, ano nagtulak sa kanya para ilapit sa atin yung kalagayan ng dalawang magkapatid dito. Ano pong pangalan niyo, ate? Kayo po si? Maria Luisa Andes. Si Ma'am Maria Luisa Andes, ano? At ano po yung ano, yung tulak sa inyo para ilapit sila sa programa ng Best TV? Naawa po kasi kami na sana matulungan man sila. Matulungan, okay. Oo. At ayan po ano, gagawin natin kung ano yung makakaya natin na maitulong sa pamilyang ito. At sana may makapansin ano ng kalagayan nila. Tara po mga kababayan at bisitahin natin yung magkapatid dito. Dahil talagang nakakaawa na daw yung kalagayan. At yung nanay lang yung talagang bumubuhay. Tara po. At punta tayo dito. Yan, hello po. Magandang hapon. Ay, ito. Hello, magandang hapon. Ayan po, nay, magandang hapon po. Ayan, ano pong pangalan niyo, nanay? Ako po, Teresita Pasbuena. Si nanay Teresita. Si nanay Teresita Pasbuena. Opo. Oo, at nanay, may naglapit sa amin sa inyo na meron daw kayong mga anak na dalawang may problema sa pag-iisip. Opo. Sila po yun, nay? Opo. Ilang taon na po yan sila, nay? 30. Ilang taon na, nanay? 36. Tapos yung isa po, nay? Ilang taon na ito. 42. Oo. At mga kababay, naiiyak si nanay. Bakit kayo naiiyak, nay? Problema ko po sa kanila. Tsaka yung pagbubuhay namin. Ah, yung pagbubuhay nyo. Ako lang ang nag-aaral. Hindi man siya nang aano. Oo. Asan na? Umakit na? Oo. Ano yung nanay nananakit siya? Hindi naman siya nananakit. Hindi naman siya nananakit. Ano lang nagbabato? Hindi. Hindi siya nang ano. Ano pong mga ano nila? Pag-ugali ngayon? Ano yan? Huh? Mababait naman sila. Hindi naman ano. Mabait naman. Ayun, umalis na yung isa. Ano? Takot ako. Kala ko. Hindi naman yung nananakit. Ayun, kasi yung mga ganyan nanay na talagang nananakit sila. Hindi sila nananakit. Ano pong kinabubuhay niyo, nay? Ito lang. Konting tindahan. Nang uutang ako sa lindin. Para pantustos para sa kanila? Para po. At ilang taon na kayo, nay? 70 po. 70, tapos may inaalagaan pa kayong dalawang ganyan na may ano problema sa pag-iisip. Opo. Nakakausap ba sila, nay? Nakakausap ko rin po ito. Asan po ang asawa nyo? Namatay na. Namatay na. Kaya kayo na lang ngayon nag... Opo, ako na lang nagsasakripisyo. Siyempre, nanay, katagaan. At si kasunod, anak. Kayo na lang yung nag-aano sa mga anak nyo. Opo. Ilang taon na yung nanay na ganyan sila?
Ito mga 4 years na yata ito. 4 years? Medyo matagal na. Matagal ano? Na po. At ano, kami nanay, ano, alam namin kung paano yan sila, kung ano yung mga behavior nila. At kung minsan ay nakakapanakit yan sila ng babato. Hindi sila lang. At kung ano-ano pang pinagagawa niya nila. Ano po bang ano na-experience niyo sa kanila? Ito, wala. Mabait to. Dito nag-ano. Hindi lang siya nakapagsalita? Oo. Nagsasalita rin, sumasagot din pag ginakausap ko talagang, pero hindi siya yung may ginagawang, anong, wala, hindi siya nagkagawa ng masama. Ano siya? Anong yung pangalan niya, Nay? Crystal po. Crystal yung isa po? Christopher. Si Christopher. Oo, at pumasok na yata si Christopher sa loob, ano? Yun ang ano, parang nagsasalbahe, salbahe. Nagsisira siya dito sa bahay. Nahinira ng mga gamit. Oo. Nanay, isubukan niyo na bang lumapit sa ano? Pamahalaan dito sa lugar niyo? Hindi po. Hindi pa kayo nakakasubok? Hindi po nakasubok. Oo, kasi... Ang anuan ko lang, nakapasok sila sa DSWD. Oo, sa DSWD. May PWD. Oo, may financial sila na wala natatanggap. Po, wala po. Kung minsan ano lang, parang yung mga pagkain lang, ano-ano. Oo, naabutan din naman sila kahit paano at nabibigyan naman sila ng tulong. Ano? At subukan natin na ano, mailapit din sila para maano yun yung pangangailangan nila at gamutan. Hindi po sila nagtitake ng gamot. Wala po. Wala. Kasi hindi po. Oo, may pagkamahal pa naman ang gamot nito sa mga gantong klase ng ano, sakit. Ano? At gano'ng kahirap yung pinagdadaanan yung buhay na yun? Mahirap na mahirap po. Sobrang kasi, hirap? Oo po, kasi wala naman akong makaanak na nakakatulong masyado sa akin. Konti lang natutulong nila. Mayroon mga pamilya naman sila. Ano lang. Yun lang kung minsan napapadala na akong konti. Yun ang ano na ako. Kaya nga nag-isip ako itong tindahan mag-utang ng lindi para may paikot-ikutin na ano, pagkain namin. Oo, at talagang hirap ng buhay sa ngayon, mga kababayan. Ano? Si nanay po ay nangangailangan ng tulong para sa dalawa niyang anak na may problema sa kanina, sa pag-iisip. Ano? At nakita naman po na rin kanina yung isa, biglang umakyat doon at nakakatakot. Di ba kayo nanay natatakot? Hindi kung may kasi sakaling may gawin sila? Na, natatakot din po ako. Mm-hmm. Kaso minsan, hindi naman yun ang ano. Yung sisira siya. Talagang inaano nyo. Tinitiis ang lahat dahil upo, kayo ay magulang nanay, ano oo, at mga anak nyo sila. Upo. Kaya ganun ano. Wala naman ibang sasakripisyo sa kanila, magulang. Kundi kayo na lang, upo. Kayo na lang pong nakakasama nila. Upo. Tatlo lang po kayo dito. Upo. Tatlo lang sila dito mga kababayan. At kung makikita nyo po, ang bahay din nila ay ganito rin po ang sitwasyon. Ano? Walang hindi naman po ito sa amin. Laman-laman din, kahit kagamitan wala. At talagang sira-sira din po. Kanino po ito, Nay? Sa magulang ng asawa po. Ah, sa magulang asawa niyo. Buti pinatira kayo dito. Kasi namatay yung mga magulang niya. Kami naiwan. Yung mga kapatid nila, mayroon yung kanya-kanya ng bahay. Kami okay. Tsaka kami yung talagang parang wala. Mm-hmm. Kaya siya ang natira dito. Makakausap po kaya siya, Nay? Siya? Masagot din siya. Anong pangalan mo? Ha? Crystal Tasben. Crystal? Oh, kamusta ka na, Crystal? Kamusta ko na ito? Kamusta ka? Mabuti. Kumain ka na? Mabuti ko na. Kumain ka na? Kumain na siya. Oh, anong nararamdaman mo? May nabulong ba sa'yo? May nabulong? Wala naman. Anong malimit na ginagawa nila, Nay? Ito. Nagsasalita? Nagsasalita sila minsan ng... Minsan, pag tinanong mo, magsasalita rin. Hindi po yung halimbawa ano, kung ano-ano yung sinasabi nila. Wala naman. Wala naman. Hindi sila po ang kibo. Nanay, ayan, maraming nakakapanood sa atin. Ano? At hindi natin alam kung papaano si God gumawa ng way para matulungan tayo. May panawagan ba kayo, Nanay, sa mga kababayan natin? Ang panawagan ko lang po na matulungan ako ng problema ko. Maayos lang yung buhay nitong dalawang anak. Tsaka yung ano namin, pangailangan namin sa bahay. Ano ko lang. Pangunahing pangailangan nyo, bigas. Ano? Bigas. Para may makain. Opo, bigas lang. At okay na kahit ano, kahit anong kahit may ulam. Ulam. Pwede na. Opo. Nag-aasin po kayo. Opo. Ay, nag-aasin sila.
Oh, toyo na nai. Toyo. Nagtutoyo din sila. Ano lang oh, lang. Yun, ano? Ano? Mga toyo-toyong ano, ulam. Ayan nai ha. Papaabot kami sa iyo ng bigas nai. At sana ano, mapansin ng mga kababayan natin yung kalagayan nyo. Dahil ang hirap ng ganitong sitwasyon. Okay. Ano, at sana makahanap tayo ng paraan upang ma-check up tong mga bata okay. na to. At makainom ng gamot. Dito mo na lang yung bigas. Ayun, salamat, ano, Jam TV. Ayun, nanay, 20 kilos na bigas, ano. Ayun, salamat, Team Lisa. 20 kilos na bigas para sa inyo. At sana po makatulong kahit pa paano, ano. Opo. Salamat at, po. Oo. At mag-ano ko na, mag-search ako kung saan tayo pwede magpa-check up sa kanila. Para kung sakali man, mapainom natin sila ng gamot. Opo. Kasi yun ang pinaka-importante. Ano, may okay. mga alaga man po kami na ganyan nanay, pero sa tingin ko hindi pwedeng ipainom sa kanila yung gamot na tinitik ng mga alaga namin dahil kailangan may reseta at okay. check up at okay. naayon sa kondisyon ng kanilang pag-iisip, ano? Okay. At mag-aano po tayo mga kababayan, mag-search po tayo kung saan natin sila pwede mapa-check up, ano? At sa gamutan nila para at the same time kahit nasa Laguna tayo, makakainom tong magkakapatid, ano? Ano po kayong ginagawa ng isa niyong anak doon sa taas? Nakamukmuk lang po yun. Nakamukmuk lang siya. Oo. Wala silang ano, pamilya? Wala po. Ay, hindi sila nakapag-asawa dahil sa kalagayan nila. At bibigay kami sa inyo na yun ng panggastos nyo kahit paano ha. Opo. At sana makatulong to sa inyo kasi nakakaawa yung kalagayan nila dito. Grabe. Paano yung nanay pag walang kita? Paano nabubuhay sa araw-araw? Ang kung muna ko kulang ang ano ko. Halos yung parang hindi kami kakain na. Sabi ko, hindi ako kakain na makakul kung wala akong pipitain. Naranasan ko nga niya minsan magsain na kulang. Opo. Pati ulam, magahamila kong ano. Hayaan mo nanay at napakabuti ng Diyos, ano? Opo. At ito yung way, no? Na ginawa ni God para makita yung kalagayan nila nanay. At salamat po kay Ate Tess sa nag-contact sa atin para mapasyalan sila. Nay, aminin kami mo, Nay. Bigyan natin pera. 1,000, 2,000, 3,000. Saan makatulong na yan? 4. 5,000, Nay. Ha? Thank you po. Saan makatulong sa inyo? Salamat naman, Nay po. Walang ano man, Nay. Thank you po. Sana talagang matulungan ako dali sa mga anak po. Ano sila, ano, gumaling uli. Ano sila. At kami yung ginawang tulay ng ating Panginoon para makita yung kalagayan niyo, ano? Opo. At higit sa lahat, nanay, huwag makakalimot, manalangin, ha? Magtiwala sa ating Panginoon, ano? Opo. At lahat ng ito, kaya ito binibigay sa atin ni God dahil alam natin na kaya natin. Pero maging patatag kayo at medyo may edad na rin kayo, ha? Opo. Oo, lagi tayong tumawag sa kanya, nay, ha? Opo. Huwag na kayo umiyak at malalampasan niyo rin yung problema na to, ano? Ayun po, mga kababayan, ito po ang... Ng, ano, natutulong na itong mga ano, iyak ako ng iyak, nakaupo, nagdadasal. Mm-hmm. Para makakuha po, gumaling din sila. Yun ang importante na yung magdasal, ano? Opo. At andyan si God, hindi niya tayo pababayaan, ano? Opo. At ito po yung isa niyang anak na may problema po sa pag-iisip, ano? At sa tingin ko naman, ano pa to, no? Opo, pwede, maano pa siya, no? Pag nakainom siya ng gamot, may pag-asa namang maging normal uli, pero maintenance na yung gamot nila, nay. At sana matulungan kayo, no, ng ano dito sa baaw. Ano, nay? Baaw to? Oo, sana matulungan tayo ng mga pwede nating malapitan dito para mapacheck up ang inyong anak. Ano? Tingnan ko na yung isa dun sa taas. Pwede ko makita kung ano ginagawa nun? Pwede rin. Silipin natin, mga kababayan. Tara. Silipin lang po natin. Dito pala sila nanay yung... Nagbabaha at kasi kuya. Pag nagbabaha, ano nangyayari? Yung ano? Ay, ito pinagbabasag to? Pinagbabasag na. Ah, siya ang nagbabasag nito. Nagsisira po siya. Ah, naninira ng gamit. Hindi oo. Siya nananakit. Nagsisira. Ah, yun siya yung nakahiga. Okay. Huwag na kaya nanay. Okay na yan. Baka ano yun tayo. Ayan mga kababayan, oh. Diyan pala siya. Minsan daw ay naninira ito ng gamit. Talagang ano, nagwawala siya. Oo, may mga bote sa paligid. Ayan, okay na yung nanay, okay na po. At subukan namin kung anong magagawa namin, ha? Tara, nanay. Tinignan ko lang yung kanyang kalagayan dyan. Dyan lang siya lagi, nay. Oo, ito po yung kalagayan nila, ano? Pag na laki po yung tubig, napasok dito. Opo.
Ah, gano'ng kalalim po? Hindi dito, naman nabaha. Dito. Ah, hanggang tuhod. Diyan na hanggang dito. Mm-mm. Grabe dito pala, ano? Talagang binabaha tong lugar nyo. Hayaan mo nanay at may awa si God, ano? Opo. Oo, malay nyo, may mga blessings na ipagkaloob sa inyo si God. Opo. Kaya pala, baha pa rin dito. Opo. Kasi napasok talaga dito yung tubig. Ano? May konting paninda si nanay. Pero makikita nyo po, yan na lang po ang mga laman, no? Mga bedsheet, ayan lang. Gasino lang naman po ang kikitain dyan. Oo. Napaka-konti lang ng laman. Oo, binibili nyo rin ang pagkain. Tapos dito, gasino lang din naman ang kikitain dyan ni nanay. Kaya sana mga kababayan, ano, sana po matulungan natin sila, ano, at gagawin ko rin kung ano yung makaya ko para kila nanay na kahit papaano makatulong tayo kahit sa maliit na paraan, ano. Nay, maraming salamat sa inyong pagbahagi ng inyong kwento ng buhay, ano. At maging matatag kayo, nay, ha, lalo na mag-isa lang kayong... Opo, kinakaya ko ngayon yung ano, problema ko. Sabi ko sana tumagal pa ang buhay ko na ganito yung mga anak. Sana, sakripisyo talaga sa magulang. Kasi, na, ano ko. Paano pag wala na kayo? Ayun nga, sana iniisip ko, paano man ako aling darawa pag wala na ako, wala yung mga kapatid nila. Yun ano ko. Kaya, iniisip ko. Ang pinaka, ano talaga tapos, natin? Nakasasalita pa ako, sana... Diyos ko, Lord, hindi naman siguro masama na gusto ko mauna sila sa akin. Kaya makita ko pa sila. Nabuti ako, may mga anak pa naman na mamasalat sa akin. Kasi pag kayo ang nawala, hindi nyo alam kung paano na sila. Saan sila pupunta. Mabuti nga pa ako, hindi sila lumalabas ang kalsada. Yun po. Kaya ako naghihirap na magso. Yun ang ingatan nyo, nanay. Baka makaalis sila, ano? Opo. At marami tayong mga katulad nila na nakikita sa lansangan na talagang alis-alis, ano? Minsan nga nakakit ako sa kalsadang mga ganyan. Sabi ko, sana Lord, huwag naman yung mga anak kong ganito. Ayun at nag-ano siya. Oh. Mga, tapos din po sila ng high school. Ano po bang nangyari dyan, nanay, sa kanila? Ba't nagkaganyan? Isang iyan, matalino yan. Mid-honor siya, nag-aaral. Tapos, nung hindi naman nag-aaral, hindi ko na kaya magpa-college. Nagmukmuk siya bahay, tapos namamasdan ko, bakit ganito na siya, nag-iiba na yung ano niya, paggawa-gawa. Oo. May mga picture ba kayo nila, Nay? Nung mga ano pa sila, okay pa na nag-aaral? Mayroon po. Oh, sige, titignan natin mamaya, ano? Ayan, nanay, basta pray lang, ha? Opo. At sana malampasan nyo yung problema na ito, ano? Ay mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. At salamat po sa inyong suporta sa aming advokasya. At naway, patuloy nyo po kaming suportahan, ano, upang mas marami tayong matulungan ng mga kababayan natin, katulad nila nanay. Maraming salamat po, and God bless. Thank you din po sa ating concerned citizen, kay Ate Tess, ano, na inilapit sila sa ating programa. God bless po, and keep safe everyone, mga kababayan. At ito po ang kwento ng buhay nila nanay. Maraming salamat po, and bye-bye.